not only the safety but the entire life of the people who are in this list. So I hope we can come up with something, validate and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. To conclude, Mr. Chair, for whatever motive does Kerwin Espinosa have today, we welcome the information he gave, subject, of course, to stringent scrutiny. While recantation of testimony, samantalang ang pagbawi ng testimonya, is frowned upon by the court, this will give us an opportunity to re-examine what really transpired relative to the raid on the house of Mayor Espinosa, the raid and killing against Mayor Espinosa which happened in Baybay Leyte, including the indictment and the incarceration of our resource speaker, and including those he named, which includes the former Senator Laila De Lima. It is clear, Mr. Chair, that the government continued the fight against illegal drugs, as it is indeed a menace to the Philippine society. But let us all be reminded, in a civil society like ours, we need to observe the rule of law. No less than the Philippine Constitution provides, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. What happened to Kerwin and his father, if indeed true, is a complete violation of this constitutional guarantee. We laud the QuadCom, which includes this representation, in initiating the bill which criminalized in a higher sense the extrajudicial killing. Mr. Chair, to conclude my interpellation, dahil nung nasa krami siya, si Kerwin, pinagbigay siya ng mensahe to certain personalities. Today, I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila De Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat na banggit mo kanina sa iyong testimonya? Una sa lahat, humihingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa QuadCom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nakita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kalubluoban from my heart, I ask sorry. Sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pag buhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mudawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, nagagmay pa kayo atong panahona. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak. Maong gibuhat na ko, na buhat-buhatan ka, o magtumo-tumo, o istorya, kabahin sa kalambigitan, sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila De Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga,
at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama doon sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at huwag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon, pinagbigyan ako ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Pulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan, lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Huwag kang magpasulsol sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy, mensahe ko sa daddy ko, di kung saan ka manaroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit anustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagpanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kani mo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung justisya ni mo. Misan tuod sa'yo pagkamatay, wala na talang kita. Antod ka ron. I love you.
Okay, sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you.